atin ang dasalin ang Angelus. Binati ng anghel ng Panginoon si Maki. At sinaglihiga lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagbabaing lahat, at pinagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinadangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Gawaan na sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nalirahan sa piling natin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at panagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, na kami maging dapat na tinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na pasyon at pagkamatay niya sa krus, kapakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kalwalatian ng langit sa pamamagitan din ni Kristo ang aming Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparang nung unang, ngayon at magpakailanman. Amen. Ating dasalin ng Orasyo Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya mo kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaghanap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katadagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malulhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Pilar, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Pedro Julian Aymard, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating misa ngayon, ialay natin ang ating pagdiriwang para sa mga sumusunod na intentions, special intentions ni Estela Saire, Nanette Molak, Aurea Inlunides Cabrera, Gary Formelosa and Family, 8 Divers Management Consultancy,
Loretta Hopkins, Lori Joy Azanes, Alessandra Polina, Tobiel St. John, Gabriel Maria, Michael David, Sara Bernadette, Ana Emmanuel Castañeda, Ernesto Remandaban, Ace Warner, Austin Anderson, Jacob Powell, Michael Tobin, William Cristina, Marie Robert Rodejo and family, Baby Galura and family, Lou Flores, Beck Isla Flores, Joe Benasa, Rita C, Alice, Lorna Concha, Carmen Lee, Flormano, Beth Banson, Jojo Gerardo, Ching, Josephine Uy, Nanay Emily Espeso, Leia Balibat, Imelda Gagarin, Imelda Bautista, Maria Elena Sakdalan, Tony Halili, Attorney Leia Bagadyong, Shirley Ong, Hilda Fabi, Janet Besonia, Rosalina Caldo, Nika Estores, Cora Pon, Jane Pon. Para sa patuloy na proteksyon at kaligtasan sa lahat ng mga frontliners, lahat ng mga intensyon na ipinagkatiwala kagabi sa ating gabi ng banal na oras laban sa COVID-19. Para sa mga nagdiriwang na kanilang kaarawan, dalatigit nila Nelson Yu, Bernadette Alvarez, Gabi, Samantha, Kuyog, Rosita Ang. At misa pasasalamat ni Lila Chu, Lili Chu, Bien Angelo Banas, Dilara Family, Boss and Esther Vasquez, Family, Esther Berceles and Family, Team Ko, Michael and Maria Socorro, Castañeda, James and Jane Melencion, David Family, Joshua Ang and Family, the 40th wedding anniversary of Tess and Alex Banaag. Pasasalamat sa lahat mabihayang natanggap at sa magumaling ng kani-kanilang mga sakit, lalo na sa COVID-19. Para sa kagalingan ni na Joseph Menjola, Rose Balatbat, Juby Abelia, Daniel Del Rosario, Gigi Tan, Camilla Tan, Marlene Santos, Adrian Banaag, Malu Merced, Dutz and Titit Aguilar, Maria Angelita Merced, Alma Merced, Jose Rosalem, Elpidio Merced, Cathy Rivera, LB Sabigan, Corazon Pascua, Bong and Jasmine Canlas, Herminia Regade, Daniel Bingkoy, Dr. Cesar Biardo, Jean and Kuya Jaime. Para sa lahat ng mga may sakit, lalong-lalo na ng mga pasyente ng COVID-19. Para sa mga kaluluwa, for eternal repose of the souls of Florendo, Rosa, Alejandro, Alfonso, Juan Caridad, Pedro, Wong Chun, Liza, Efren, Jose Melito, Edilberto Sr., Senon Jr., Charles, Sergio, Victory, Palmeda, Ofelia, Maximina, Mauro, Lauro, Erlinda, Danilo, Segundino, Avelina, Alberto, Mary Grace, Ricardo Grace, Ruel, Edward Camencita, Bobby, Heronjo, Gina, sa mga kaluluwang nakalimutan na at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Mga panalangin, kahilingan at mga intensyon na inialay para sa misang ito at sa mga nakikiisa via Facebook live streaming. Paggunita natin kay San Luis Gonzaga, isang Hesuitang relihiyoso. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagmamahal ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin.
Mga kapatid, tumahimik tayo sumandali at aminin natin sa Panginoon ang mga pagkakamaling ating nagawa upang tayo karapat-dapat sa ating pagdiriwang. Sabay-sabay tayo, inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdal linis, sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila'y pagpapalain din." Sumunod nga si Abraham sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Siquem, sa puno ng roble ng More. Noo'y naroon pa ang mga Kananeo. Napakita kay Abraham ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abraham ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan nito at ng hay. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap itong natatalos, tanang ating niluloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatulin nyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya rin ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing ng gatahilan at sa gayoy makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong 1994, ako po isa pang seminarista noon, nagsimba ako sa isang, siyempre, simbahan sa Quezon City. Noong nagsasalita na sa homily yung pare, sabi niya sa kanyang kwento, "May isa daw lalaking, batang lalaki, na naghihingi ng kanin baboy o tiratirang pagkain sa isang bagong subdivision." Sabi ng pare, yung batang lalaking iyon umiikot sa subdivision para hingan ang kanin baboy. Minsan, habang naghihingi siya ng kanin baboy, may isang mayamang lalaki na sinabihan siya. Sabi niya, "Hoy bata, baka look out ka lang ng mga magnanakaw dito ha." Mga yak-yak na nagsabi ang bata, "Hindi po, talaga pong naghihingi lang ako ng kanin baboy para sa aming baboy." "Sinungaling ka," sabi ng
ng mayamang lalaki. Halika, sabi ng lalaki, puntahan natin yung lugar mo para malaman ko nga kung may baboy ka. Baka ikaw nga ay lookout lang ng magnanakaw. Pinuntahan ng lalaki kung nasaan ang lugar ng bata. Nanginginig yung batang pumasok sa isang bakanteng lote. Pumasok yung lalaki. Nung nakita niya at wala siyang narinig ng mga baboy, sabi niya, "O di ba, sinungaling ka? Wala man baboy dito." Nang lumapit doon sa barong-barong nila, yung lalaki, nakita niya nakahiga yung nanay ng batang lalaki. May sakit. Sabi ng lalaki sa bata, "Eh anong ginagawa mo sa kanin baboy? Ni wala ka palang baboy." Sabi ng bata, lumuhod, "Pasensya na po kayo. Inuhugasan ko po." Tapos sinasangag. Tapos yung po ang pinagsasaluhan naming pagkain ng aking ina. Hindi malaman ng lalaki kung ano ang pakiramdam. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at nagsabi, "Ang nanay mo pala may sakit. Ikaw ba'y nag-aaral?" Sabi ng lalaki, "Hindi po." "Magbuhat noon," sabi ng lalaki sa bata, "pag-aaraling kita." At pinagamot ang nanay. Sa madaling salita, nakatapos sa pag-aaral yung batang lalaki, pumasok sa seminaryo at siya pala yung paring nagsasalita nung araw na iyon. Ano ang pakiramdam ng nahuhusgahan, ng nahahatulan? Madali pong maghusga. Madali ding mahusgahan. Kadalasan, ang katayuan ng tao sa buhay ang tinitignan sa kanya. Ang kanyang pananamit, ang kanyang trabaho, ang kanyang pinanggalingan, ang kanyang balat, ang kanyang kasarian. Ganyan po ang nangyari kay Jesus. May nagsasabing siya ay huwad na propeta, na siya ay hindi ang Mesiyas. May nagsasabi ding hindi pwedeng manggaling ang Mesiyas sa Galilea kung saan galing at lumaki si Jesus. Hinusgahan siya. Nilapastanganan. Kaya siya ay kinutya at pinahirapan. Ngunit pinapaalala sa atin ngayon ng Ebanghelyo, bago humatol at manghusga, tignan muna natin ang sarili. Tignan muna ang sariling kamalian bago tignan ang kamalian ng iba. In other words, ayusin muna kung ano ang pangit, ang mali at hindi tama sa sarili bago ayusin ang mali ng ating kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, maraming nasasaktan dahil sa maling paghuhusga. Marami ding naaapi dahil sa maling paghatol. Maraming dignidad ang nayayapakan dahil sa maling bintang. Kaya sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, huwag maghusga. Linisin muna ang sarili. Ayusin muna ang sarili bago tignan ang pagkakamali ng iba. Alam niyo po, mga kapatid, ang kabutihan ng isang tao ay hindi po nakikita sa panlabas na anyo. Hindi nakikita sa pananamit. Hindi nakikita sa trabaho.
hindi nakikita sa taas na nakuhang edukasyon o pinanggalingan at sayaman. Ang kabutihan ay nanggagaling gumawa ng kabutihan kaysa humatol at maghusga. Gumawa ng kabutihan ang walang hinihintay na kapalit dahil ang gawang mabuti kailanman ay hindi pwedeng magkamali. Amen. Manalangin tayo sa mahabaging Ama upang maging mapagbigay at mahabagin tayo sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang simbahan naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating sariling pagkakamali, naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay at mga may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigang yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Tahimik natin ngayong isama ang ating pangsariling intensyon. Mahabaging Ama, dinadala namin sa iyo ang mga panalangin at mithiin na nagpapahayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ay buhayin, dugo mo ang
lumanak ng lahat ay mapatawad. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal upang aming pakikinabangan at kami lalong masagana o mananagana sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbong, napupuno ang langit at lupa ng naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilyang sumasampalataya sa ating Panginoon, sabay-sabay natin ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating manunupos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, pangalanang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ibabhin tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Siya si Jesus ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin ng espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na rin sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis. Sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Thank you.
Panginoon sa iyong bundang misyong kaluluob sa ating puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.